Sinabi ng totoo na bawal siya ma-stress dahil makakasama sa bata. Now, you may not believe that the child is mine, but until proven otherwise, akong tatay niyan. And I will do everything I can to protect it. So please, leave. Please. Mom, just leave. That I am never wrong sa mga kutub ko. At ikaw, babae ka, hindi pa tayo tapos. We will get that DNA test. At malalaman natin kung sino sa ating dalawa na nagsasabi ng totoo. Pati sa dos disenyos, may habol siya. Baka pwede natin pag-usapan sa personal, attorney. Oo, ang dami kong tanong eh. Okay. So ano yun? Anong may habol si Jay? Lahat daw ng kinikita ko mula nung kinasal kami. Pati yung mga parte ko dito sa dos disenyos, may karapatan siya as conjugal property. Hindi yan, Jong. Hindi pa pwede yan, ha? Anong ikiklaim niya? Hindi siya nangahabol. May nagbanggit lang sa akin, kaya naisipan ko tanongin si attorney. Okay. Anong plano mo? Mag-file ng separation of properties. Yung advice ni attorney, yung gagawin ko. Yan. So yan, tama yan. So reminder lang ha. Dos disenyos tayo, Chong. Kasi tayong dalawa yung bumuo. Nagpakahirap buuhin tong kumpanyang to. Hindi tayo tres disenyos. Gaya mo si Jacky. Di ba ginawa niya yan bago siya nag-file ng annulment? Yan si Ken, no? Patulong ka. Relax ka na. Ayusin ko ito. Grabe ka naman, Sisi. Akala ko naman kung ano nang nangyari sa iyo. Bakit ba pinauwi mo ko nang maaga? Eh kasi nga yung nanay ni Ace, sinugod ba naman kami dito? Huh? Oh, kung ano-ano nga pinagsasabi. Tapos alam na niyang buntis ako. Aba talaga, sinaktan pa talaga ako. Buti na lang talaga nandun si Ace, pinagtanggol ako. Pero wawa, pinagtanggol ka ni Ace? That really calls for a celebration. Kaya naman pala. Alam mo, umubo ka na nga lang muna. Tsaka alam mo, ayoko na muna ma-stress. Ayoko muna isipin yun. Kasi talagang mapagod ako kakaisip eh. Ang gusto ko ngayon, maging maayos yung pregnancy ko. Kaya pipilitin ko talaga maging masaya. Meron kasi ako nabasa sa libro. Sabi nila, happy child daw kapag ka-happy yung pregnancy. Kaya kahit man lang doon, makabawi ako. Tama yan, sis. You know, just be happy, di ba? Ay, nandiyan na ata. Bita ka pa ba? Ako na. Umupo ka na dyan. Sige, ano ba itong isa pang importanteng bisita na inimbita mo, ha? Ate Tet! Ate Tet! Naku, sakto-sakto yung dating mo. Sige, umupo ka muna. Saan ba itong pag-iimbita mo? Umupo muna kayo dalawa. Sisi, umupo ka na. Wow. Di ba nga, sa dami-dami ng nangyari, hindi man lang tayo nakapaghanda ng Noche Buena. Kaya ito, celebrate tayo kahit late na. Kaya naman pala bonggalicious yung handa mo, Sisi.
concerned kayo sa akin. Ayun, dalawa. Iba nga lang yung paraan ng pagpapakita ninyo. Gusto ko lang sabihin na sobrang na-appreciate ko yun. Lahat ng mga payo ninyo. Tsaka pinapahalagahan ko yun. Alam nyo, kailangan ko kayong dalawa. Kailangan kayo nito. Ang baby ko. O-M-G. Here it is! Oh my gosh! Sisi, ito na ba yung tatanungin mo kung pwede kami maging ninang ni Sisi Junior? Yes, Sisi! I see! Yes! Plus, kumabagin. Sana naman hindi. Ma-impluensya ng babaeng to yung bata. Diyos ko. Grabe ka naman, Ate Ted. Hurt na ako niyan. Alam mo, kaya ko naman talagang magbago eh. Mm-hmm. You know, for the child, the future. Because I believe in the children of the future. Nabubutok na yun. Kuya, tara na. Ina nga! You are back with that woman! Hindi ka talaga nag-iisip! Hindi ka na nadala! That woman is nothing but trouble! Muntik ka nang makulong dahil sa kanya at ilang beses ka nang muntik mamatay! Ma, are you done? No! Hindi pa ako tapos! Do you even know what you are doing? Yeah, ma'am. Inaayos ko yung buhay ko. Magkakaanak na kami ni Jade. Anak? You're not even sure that it's yours. If you want me to believe the claim of that social climber, magpa-DNA test kayo. Yes, ma'am. We're gonna have a DNA test. Para patalain ko sa'yo na anak yung dinadala ni Jade. Siguraduhin mo yan. Pero ma'am, kung tama ako, at anak ko yun, tanggapin mo, pati si Jade. Do you know that Ace is back with the Jade? At doon na nakatira sa condo ni Ace. Binibrainwash niya ng todo-todo ang anak mo, kaya ganun na lang kung sagutin ako. Really? Sayang wala ako doon, hindi ko nakita. Hindi ka nakakatuwa pa, Eng, ha? Ano bang plano mo gawin sa babaeng yun? Hindi ako mapatol sa babaeng buntis, Helen. I'm not that kind of a monster. And besides, paano kung talaga anak ni Ace yun? Hello? Hello, Lino! Uy, John, napatawag ka. May problema ba sa mga drawing? Ah, wala. It's actually great. I'm calling for personal reasons. Hello, Lino. Hello, Celine. Kamusta? Hey! We just flew in a few days ago, so we would love to have lunch with you and Jacky. We have an announcement to make. Wow, mukhang exciting yan ah. Sige lang, sabihin niyo lang kung saan. Pupunta kami. Okay, see you soon. Salamat, Celine. Sige, John. Bye. Sisi, ha? Bakit? Eh, titigan mo ako. Ano yan, ha? Wala. Masaya lang ako kasi nandito kayong dalawa na kahit na sobrang talagang magkaiba kayo, ayun, talagang nararamdaman ko na mahal niyo ako. Akala ko naman, pinaglilian mo na ako. I wish ko lang na hindi. I just mean you. Shishiya! Shishiya, away ako. Ayun ako, kayong dalawa. Sisi. Didit. Alam niyo, ang laking pasalamat ko na nandito kayo. Kasi inintay nyo na mamulat ako sa katotohanan sa kung anong tama. Kung mayroon man akong pinagsisihan, eh yun yung
Hindi ko lang sinaktan si Lino, pero buong pamilya niya, sinaktan ko. Alam ko naman na talagang totoong tinanggap nila ako at minahali. Alam mo, nasa huli talagang pagsisisi. Pero sisi, totoo kayang tinanggap ka na nila bilang pamilya? Kasi diba, pag nagkamali tayo, lagi namang pwedeng bumalik eh. At handang magpatawad ang pamilya sa atin. Alam mo, tama si Marisa. Ba't di mo subukang lumapit? Eh, hindi naman ako titigil sa paghingi ng pagpapatawad eh. Pero kung magkabalikan pa kami ni Lino, hindi na ako maasa. Siguro, huwag na muna ngayon. Kasi sa lahat ng ginawa ko sa kanya, parang wala, hindi na talaga ako karapat-dapat para sa pagmamahal niya. Alam mo ang gagawin ko? Haayusin ko muna yung sarili ko. Haayusin ko yung buhay ko. Palalakihin ko itong baby ko ng maayos, ng marangal. Tama yan, sisi, no? Pero in the meantime, we are your family! Di ba? Ate Tel, parang may narinig ako eh. Sabi mo, tama ako? Kailan? Sabi mo yung kanina eh. Tama si Marisa. Alam mo, isa na lang, Ate Tel. Isa na lang talagang pinakahihintay kong regalo ngayong Pasko. Ay, masabi mo to. Tama na. Sisi. Sisi. Hindi. Sige na, come on. Ate Tel, show some sisi love. Dali, sisi. Sisi. Dali. Ayaw. Sige na, kumain na. Tung. Mag-isa ka. Saan si Jacky? Ako. Jacky? May client call ba yun? May coffee date kasama ni Mr. Johan Tanaka. Yung matanda? Kung naman. Tatay ni Johan yung kliyente natin. Si Johan yung representative lang. Tanda. Ah, okay. Oh. Tapos yung si Mr. Tanaka, si Johan. Mukhang may gusto kay Jacky. Iba yung tingin eh. Tapos iba yung ngiti eh. Kay Jacky. Talaga? Oo. Eh, okay ka lang? Ba't parang na-down ka? Okay ka lang? Ano ba? Kasya sa ulo mo to. Oh, magulo. Magulo ko sa mga ganyan. Ayan! Sige, babagal-bagal ka kasi, Chong. Ayan, mag-give ka pa. Isa pa, para marami kang mamiss. Tanam mo nga ako ba? Hindi ka nga affected. Hindi. Kunyari ah, magkagustuhan si Johan, tsaka si Jacky. Oh. Hindi. Naman. Basta mabait. Sama, Tino. Ba? Tabagay. May punto ka, Chong. Kasi di pa rin naman natin alam kung paano dimiskarte si Johan. Diba? Tsaka, Chong, ako, pakirandam ko yan si Jacky, hindi pa yan handang pumasok sa bagong relasyon. Good luck sa kanya. Para mas maganda, mas masaya yung bahay. Kasi sa atin mag-usaw na. Nay! Nay, Dolor! Alika na. Nay! Patanghaliin na tayo. Alika na, dali-dali. Alika na, Dolor! Dolor! Kuya, sakin. Alika na, Dolor! Tara na, bilis na. Papakita ako sa'yo. Tingin? Yung architect nagpadala na lang ako. Ito na ba yun? Yan na yun. Scroll mo. Pinadala nung architect. Wow, Chong, congrats! Congrats! Lapit na yung bahay. Galing! Chong, house blessing na to. Finishing muna. Unti na lang.
So, pwede na kami lumipat. Ano may isang good news tayo? Oh, ano pa yun? Si John, tumawag. John! Pick a Ford! Oo, oh, oo. Oh. Meeting daw. Oh, alam mo na ibig sabihin nun. Tragic na lang. Natutuwa ako eh, kasi... Usay! Baka mabayaran ko na yung loan eh. Ako din. Wala kang kwarto dun, ha? Ano naman? Ba, parang pag nakitulog ako? Talagang ikaw talaga priority ko sa buhay. Eh. Sakto pala yung dating ko eh. Ngayon pa lang rin ako magla-lunch. Join ako, ha? Ay, ano? Meron kayong coffee date ni Johan? Hindi ka kumain? Wala. Kinansel ko. Ang violente nito. Ano pong kinansel? Wala eh. Hindi ko nang feel. Tsaka... Ang unfair naman kung ipipilit ko, di ba? Mukha pa namang mabait at saka matinuhin tao. Kilala ako mas mukhang mabait at saka mas mukhang matingat. Yeah. Nasa palisig na din lang siya. Ano ulam niyo? Ito. Sarap yan. Sabi na daw ito, sabi niba. Ito ang ulam pa yan, ha? I saw that I have a meeting with PCFM on Tuesday, so if you could please reschedule that meeting with Empire Designs sa Thursday. Sir, hindi po pwede. Nakabla ko po yung araw na yun. Para po sa annual Christmas pictorial ng family niyo po. That's right. Okay, just... If you can find a schedule for Empire Designs and coordinate with them, okay? Thank you. Owen Bell. Yes, sir. Would you please tell the layout designer na may isasama pa ako isang magtao sa tutorial? Okay, please, sir. Thank you. Excuse me lang po. Si Mr. Tanaka po andito, hinahanap po kayo. Huh? Hi. Johan! Anong ginagawa mo dito? Sinabi mo, busy ka. Kaya kinesel mo yung lunch natin. So I decided to bring lunch to you. Oo nga, eto. Kumakain na kami. That's why I thought about that too. So I brought you dessert. Dessert. Joseph. So these are special ensaimadas that I brought for everyone. And this one is special for you. Thank you. Sige, sasabihin ko na lang sa secretary na ibigayan sa mga tao. No, no. It's okay. I wanted to give it to them personally so I can tour your factory. Lino. Oh. Si Johan Tanaka. Hi. Sa Lino, Bartolome. Nice to meet you. Sa tawag. Si Barry. Ba, kilala mo lang? Sasamahan ka niya dun sa factory. Sige. Thank you. Okay. Sige. Samahan po kita, sir. Are you insane? Makikita ng lahat ng tao ang litatong yon. Ano na lang ang iisipin nila? No, Ace. No. Yes, ma'am. She's a part of this family. At kapag nagranta yung anumang naman ni Jacky, pakakasalan ko na si Jane. Ni hindi nga natin alam kung sa'yo ang dinadala ng babaeng yon! I wanna see the DNA test result first bago ako pumayag na makasama ang babaeng yon sa pictorial ng pamilya natin. Ma'am, she is carrying a corpus. Therefore, she is a part of this family. So whether you like it or not, sasama na talaga sa family pictorial natin. Mukhang mabait yun, ha? Marunong manligaw ba't eh? Diyos! May dala pang ensimada para sa lahat ng trabador natin. Sana lang sapat yun. Ako, wala naman yun mapapala sa akin. Bakit? Wala nang chance agad? Hindi pa ako ready, no? At saka, hindi ko rin naman maintindihan tong si Mr. Johan Tanaka na ako pa yung gusto. Eh, marami naman dyang mas maganda, mas sexy, diba? Single. Hindi tulad ko may sabit. Ano mo sa akin, fishing ka? Fishing talaga? Hindi, no? Totoo yun.
Bakit naman hindi ikaw? Kung ako tatanungin mo, hindi naman ako magtataka na may nagkakagusto sa'yo, katulad niya ni Mr. Tanaka. Di ba? May mga katakataka. Pagbigyan mo! Sumunod ka na doon. Makakabusan ka. Ay, meron ka palang sarili mo. Ito. Oo, ayan. I-share mo ba ito? Sorry, I won't be able to stay too long. I just came here talaga just to bring you the food. Kaya kami nga yung nahihiya kasi ikaw yung kliyente namin tapos ikaw pa yung nandibre sa amin. Pasalamat ko na rin yan sa kanila in advance. Thank you rin. Jacky, I was wondering if you're free tonight. Johan, ayoko nang gumawa ng excuses. Meron pa kasi akong pinagdadaan ng annulment. Ang dami ko pang kailangang intindihin. Hindi ko pa kayang magsimula ulit. Sana maintindihan mo kung bakit hindi pa ako ready makipag-date sa'yo. No, of course. I understand. Whatever you're going through, I just wanted to know. I can't wait. Sige, pwede na kita sa labas. Sige. Po tayo ulit tumingin. Ba't niyo ba ako pinipilit? Ayoko nga. Sir, kailangan niyo po ito. Wala akong pakialam. Gusto ko nang umuwi ngayon. Bawin niyo na ako. Dad. Hindi ba usapan natin iuwi mo ako ngayon? Anong ginagawa ko rito? Ma'am, last session na po sana ni sir niya. Ano bang session? Mas gagal niyo ako na sa bahay. Iuwi mo na ako ngayon. Iwan mo muna kami. Sabi mo, iuwi mo ako! Dad, pinabayaran natin yung mga taong yun para alagaan ka, para gumaling ka agad. Ang hirap sa'yo. Ganyan na nga yung kalagayan mo, ang arugante mo pa rin. Alam mo, Dad, ang hirap-hirap mong mahalin. Pagod na akong alagaan ka, intindihin ka. But obviously, niayaw mo akong makita. Ang tanga-tanga ako kasi kahit na gano'ng kasama yung trato mo sa akin, nandito ko. Nandito ko para sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Isang tawag lang sa akin, pupuntahan kita. Kahit ilang beses mo kung tinataboy palayo, ayaw mo ng tulong ko, ayaw mo ng tulong ng kahit sino. Sige. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Anniversary namin ni Lloyd that day.
anniversary namin ng mami mo today. At alam mo ba? Yung inumpisa niyang taong-taong pictorial sa Monte Carlo para sa pamilya natin, gagawin nila. Ng mga corpus. Gagawin nila nang wala ako. At wala ni pasabi sa akin. Na sa akin ng mami mo. Tukunin pa nila pati yung kumpanyang pinaghirapan ko. Sa tingin mo, wala akong karapatan maramdaman to ngayon? Ngayong mawawala na lahat ng mahalaga para sa akin? Gusto kong sabihin sa'yo, nandito ako. Kahit na alam ko na kahit minsan, kahit sandali, hindi mo ako itinuring na importante sa buhay mo. Gusto ko ipaalala sa'yo, nandito ako. Alam mo, Dad, kung meron man akong hihilingan ngayong Pasko, hilingin ko na sana tumigil na ako sa pag-aalala sa'yo. Sana mapagod na akong mahalin ka.